sa pilak. Nais ka naming makilala, O Diyos. Kaya nga, Panginoon, dalangin namin magpahayag ka sa iyong mga anak. Buksan mo ang puso, buksan mo ang mata ng aming puso at pangunawa. Nahigit ka pa naming makilala at higit ka pa naming mahalin sa aming buhay. Panginoon, naniniwala kami na nanalig kung meron kung nandito ka sa amin at kilala ka namin. Walang pagkukulang, walang kakulangan sa aming buhay. Higit ka sa pilak, higit ka sa ginto, higit ka kahit sa pinakamaningning. O God, marami pong salamat. Patuloy mo, Panginoon, ay pahayag ang Lord, ang tao mo, pagka-Diyos mo sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, ipahayag mo ang kapamaraanan mo sa bawat isa sa amin upang Diyos matuto kaming tumalima at sumunod sa iyo anuman ang kaganapan ng aming buhay. Maraming salamat, narito ka, Banal na Espiritu, sinasamba ka namin, nagpupugay kami sa iyo, hayaan mo ang kalooban mo ang maganap sa aming pagtitipon sa hapong ito, O God. Pinupuri ka namin, iniimbitahan ka namin na turuan mo ang bawat isa sa amin at lakipan mo ng kapangyarihan bawat salita na lalabas sa bibig ng mga lingkod mo, Panginoon, na narito sa altar, O God. Salamat sa mga pagbabago ng aming buhay. Tunay nga, binabago mo nga kami araw-araw. Pinupuri ka namin, Panginoon, wala kang katulad. Ikaw ay kamangha-mangha, punong ibig at pagtityaga sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin, dalangin ko na katagpuin mo ang bawat narito, Panginoon, sa lugar na ito. Mga anak mo, narito kami sapagkat nananampalataya kami merong mabuti at kamanghamanghang bagay na ihanda ka sa amin, bagay na magdadala ng himala sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, pwede pa yung nasa likod? Marami po tayong upuan dito sa harap. Amen. Huwag kayo dyan sa likod. Mahihirapan kayong makinig. Dito sa harap. Maraming pagpapala dito sa harap. Ayan, no? Ang daming upuan dito sa harap. Mga ushers, paupuin nyo ang mga tao dito sa harap. Amen. Para maganda po sa camera. Bakante dito sa harap, doon sa likod, punong-puno ng tao. Praise God, ang mga tao dito sa Rema ay masunurin at matalimahin kahit dito sa lugar na to. Amen? Amen ba? Sige. Sige, patagalan tayo. Hallelujah! Thank you, Lord! Kung problema ninyo yung aircon, ay papatayin natin. Amen! Lalo na yung mga leaders, pagka hindi kayo naka-duty, dapat kayo ang unang-unang nandito sa harap. Amen! Ayan, sige. Sige, yan. Yan ang gusto ko sa mga taga-Rema. Matalimahin. Amen? Hallelujah. Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Hindi ba napakasarap sumamba sa Panginoon? Ano? Alam niyo po yung mga nagpe-praise and worship sa Panginoon, yung mga lumulundag-lundag, tumatawa, umiiyak, kala nila mga siraulo. Yun po ang nabubuhay ng matagal. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Barna, B-A-R-A-R-N-A, ito po ay isang Christian na organization na gumagawa ng research.
Amen sa mga practices ng mga Kristiyano. At ang mga mahilig, magpuri, sumayaw, sumamba, lumundag, magpatambling-tambling sa presensya ng Panginoon, on yun ang nabubuhay ng matagal. Amen! Praise God! So handa na kayo sa salita ng Diyos. Amen! Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa pagiging ama, fatherhood. Amen. Kaya natutuwa ako dun sa totoo ng ating kapatid. Hayaan mo kapatid, sa November 14 to 15, walang pasok. Sabihin mo sa mister mo, kayo na mga nanay na wala pa dito ang mga asawa niyong lalaki, kung nandito sila, kinakausap namin lahat ang mga kalalakihan, 18 and above. May asawa o wala, basta ikaw ay lalaki. Hindi mo kailangang magpakita ng prueba na lalaki ka. Iniimbita ka ng church, lalo na si Bossing. Magkakaroon kayo ng outing, fellowship, kagalakan sa Real Quezon. Minsan, hindi pa ninyo nadala sa church, ipanalangin ninyo na sa araw na, huwag lang ninyong ipapakulong. Para nandito siya. Amen? Pero importante, maipalista. Kasi baka mamaya kulang tayo ng boss dahil hindi nyo ipinalista yung asawa nyo. Amen ba? Alam nyo po, ipanalangin natin na pagdating nila sa Real, may himalang gagawin ang Panginoon sa puso nila. At sisiguruhin ko, mag-e-enjoy sila doon. Amen? Maginaw, pero dahil sa dami ng kanilang gagawin, mag-iinit ang katawan nila. At pagka mainit na ang katawan nila, magdadive na sila sa swimming pool. Yan. Amen? So, saan ba magpapalista, Ate Paz? Sweet. Ito dito, sa mga cell group leader nyo, palista nyo, mga lalaki lang. Hayaan natin ang mga asawa natin magkaroon sila ng araw na sila ay malaya sa atin. Amen! Praise God! Ako'y na-excite. Amen! Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin yung paano ba natin tutugunan ang mga pangangailangan ng mga batang lumaki na walang tatay. Hindi po ba? Ay, wala. Hindi pala yun ang pinag-aralan natin nung hapon. Kasi si Pastor Noel ang nag-preach. Sorry. Ang alam nyo po, ang mga kabata na lumaki na walang tatay, meron po tayong pwedeng gawin na mga anak ng Diyos. Pwede natin silang arugain, alagaan. Pwede natin silang imbitahin sa ating tahanan. Hindi naman kailangan na maninirahan na sila doon. Pero kung gusto ninyo silang i-adopt, Sister Malen, mas maganda yon. Pero kailangan mapasama sila sa isang pamilya para maranasan nila kung paano magkaroon ng pamilya. At atin sila gumawa ng desisyon. Tutulungan natin sila na maghanap buhay. Bibigyan natin sila ng tutulungan natin sila sa pananalapi kung kailangan nila. Tuturuan natin hindi natin sila aabusuhin. Hindi tayo magiging adjust sa kanila. Hindi natin, lahat ng mga pagkukulang ng tatay nila, as much as possible, tayo ang pupuno. Amen? Pwede ba yon? Pwede. Amen? Ngayon, ang isang bata na lumaki sa isang tahanan na walang tatay ay rebelde. Laging galit sa tatay o laging galit sa mga tao. Kaya sila ay punong-puno ng galit. Yun ang dahilan, merong hungkag ang kanilang mga puso at kaluluwa, naghahanap sila lagi ng pagmamahal ng tatay. Dahil dito, sila ay naghahanap ng pagmamahal sa iba't ibang lugar. Lalo na kung ang nawalan ng tatay ay babae at merong lalaki na nagpakita sa kanya ng pagpansin. Amen? Ibabagsak niya ang bataan para lang ma-please yung lalaki na yon. Ngunit ang totoong hinahanap niya ay pag-ibig ng kanyang ama. Amen. At sa isang bata na lumaki na walang tatay, dyan nagkakaroon ng problema ang ating lipunan. Nagiging drug addict,
nagnanakaw, insecure, nanggugulo. Amen. So, ang daming nagiging problema dahil sa problema ng kawalan ng paggabay ng ama dito sa mga batang ito. Ngayon, ang isang bata, o kahit tumanda ka na, hindi ka na bata, pero hindi mo naranasan ang pag-ibig ng isang tatay, mga kapatid, magpapatuloy yung epekto. Kasi ang mga tatay na yung mga ginagawang kasalanan ng tatay. Sabi sa Exodus 20, pwede ba, bibigyan ko lang kayo kung saan tayo magsisimula ngayon, ha? Ilabas mo nga ang Exodus 20 verse 5. O kaya ay Numbers 11. Sige, Exodus 20 verse 5 na lang. Okay. You shall not bow down to them, idols, mga Diyos-Diyosan, nor serve them, itong mga idols na to, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of those who hate me. Sa Tagalog, yun daw mga, ang mga kabataan na hindi lumaki sa tatay, naghahanap sila ng idolo. At ang idolo na ito ay pwedeng Diyos-Diyosan, pera, fame, o kaya kahit anong bagay na iidolohin nila, okay? Sabi niya, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanabughuin, na aking dinadalaw ang kalapastanganan. Sabi mo, kalapastanganan, iniquity ang ibig sabihin, ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Okay, explain ko. Ang mga ama na iniwanan nila ang kanilang mga anak, inabando na nila ang kanilang anak, hindi na nila binalikan, hindi nila sinustentuhan, hindi nila inangkin na kanila. Kaya yung bata walang identity. At yung mga batang iniwanan ng mga tatay na inabuso na ng ibang tao, halimbawa yung mga babae na naging prostitute na, nagpalipat-lipat dahil nga sa iniquity, kalapastanganan ng mga tatay, binibisita yon ng Diyos. Walang sinabi ang Panginoon that the Lord will visit the iniquity of the mothers. No such thing. Ang binibisita ng Diyos na kalapastanganan ay yung kalapastanganan ng mga tatay. Amen? Kaya ang mga tatay na nang iwan ng mga anak at mga asawa sa harapan ng Diyos, sila ay lapastangan. At yung kasalanan na yon ay bibisitahin niya, magpapalipat hanggang sa ikaapat na henerasyon. So kung iniwanan ng lolo mo ang lola mo, yung grand lolo, ay yung ano ba yon? Kaapu-apuhan, okay? Iniwanan niya ang kanyang asawa at anak, at yung anak niya, iniwanan din yung kanyang anak. At yung anak, iniwanan din yung asawa hanggang sa ikaapat na henerasyon, magpapasalin. Yun ay sumpa. Nakuha nyo? Pamilya na fatherless ang mga bata. Merong sumpa na gets? Alam nyo, nakakulong sila sa isang espiritual na kaganapan dahil sa kasalanan, kalapas. Kaya, alam nyo, kaya kung bakit gano'n na lang ang burden natin sa church na ito, na ang mga tatay madali natin, madala sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon lamang ang pwedeng magwasak ng sumpa. Walang iba. Hindi iglesia, hindi ang rema. Hindi ang relihiyon, hindi ang pera, hindi ang fame, kahit na ikaw ay nagkaroon na ng magandang, hindi yun makakapagwasak ng sumpa. Isasalin yan sa mga kapu-apuhan mo. Kawawa ang mga kapu-apuhan mo. Kaya kayong mga tatay, nakikiusap ako sa inyo. Hindi namin kayo iniimbita dito sa Rema. Iniimbita namin kayo sa Panginoong Jesus. Amen? Okay, ngunit ang isang bata na lapastangan ang tatay, amen? Kung ang bata na yan ay susunod sa Panginoon at isusuko niya ang buhay niya sa Panginoong Jesus,
at hindi niya uulitin ang kalapastanganan ng kanyang ama, siya ay maliligtas. At ang sumpa na dapat dinala ng tatay, minana niya, yan ay nawawasak sa buhay niya. At ang tutuloy-tuloy, yung cycle, yung tutuloy-tuloy na magkakaroon ng bata ay pagpapala. Hanggang ilang generasyon ang pagpapala? Up to 1,000 generations. Ituloy nga natin, ituloy natin yung verse 6. Ituloy natin yung binabasa natin. Sige, Exodus verse 6. Mga bagula, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan o habag nang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Next. Huwag mo yun. Sabi ng Panginoon sa English, parang mali yung translation sa Tagalog. You shall not take, verse 5 and 6, please, yan, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Sa ibang translation, but I will show mercy to 1,000 generations. Sa akin, fatherless din ako, pero dahil nakakilala ko sa Panginoon, yung sumpa, hindi na maisasalit, nawasak na sa akin, at ang magpapatuloy sa aking henerasyon, up to 1,000 generations, ay puro na lang pagpapala. Nakita ninyo, mga tatay, kung gaano kahalaga na kayo ay nasa Panginoong Jesus. Yung bata na yan, na iniwanan ng tatay, kung susuko siya sa Panginoong Jesus, pagpapalain ang kanyang saling lahi. Amen. So ang isang bata na hindi na iniwanan ng Panginoon, merong kalapastanganan ng kanyang magulang, makakalaya siya doon. So ngayon, last time pinag-usapan yung paano na isasalin ang sumpa. Ngayon naman, kung ang bata naman ay nasa Panginoon, ang kanyang tatanggapin ay blessing. Ngunit ang pagpapala na yan, kailangan na ibigay ng tatay. Okay, ngayon sa hapon na ito, ang ating pag-aaralan ay ang basbas ng ama. Amen? Amen! Okay, so ang basbas is blessing. Lagi nating sinasabi, ang blessing ay pagpapala. Pero basbas, yung blessing, the Father's blessing. Okay. Amen! Correct? Malalaman mo ang tao na may blessing. Hinahabol siya ng... malalaman mo ang tao na may basbas ng ama. Bakit? Hinahabol siya ng pagpapala. Lahat ng gawain niya, dumadami. Yung pera, hindi niya kailangang hanapin. Siya ang hinahanap ng pera. Para siyang magnet. Para siyang magnet ng pabor. At siya ay nabubuhay sa isang atmosphere. Ano ba ang atmosphere? Environment na kaligayahan. Sabi mo. Sabi mo sa katabi, maligaya ka ba? Kung liligaya ka, sa piling ng iba. Kay Lord lamang yon mangyayari. Amen! Ang basbas ng ama. Bawat isa sa atin, kailangan natin ang basbas ng ama. Okay. Introduction muna tayo. Ang buhay po natin ay parang paglalakbay. Amen? Do you believe that life is a journey? Amen? At sa ating paglalakbay, doon sa ating, sa buhay ng paglalakbay natin, tayo ay nakakapulot ng mga bagay na mabubuti, magaganda, hindi ba? Tayo, ngunit tayo din ay tumatanggap ng mga bagay na hindi maganda. Dito ba, meron ba sa inyong sa buhay ninyo, puro magaganda na tatanggap? Wala, di ba? May magaganda, may hindi maganda. Meron din mga panahon na tayo ay nakakaranas ng kaligayahan. Amen? Mga sorpresa na hindi natin inaasahan na tayo ay nabubuhayan ng loob o nagkakaroon ng kaligayahan. Pero marami namang panahon sa ating buhay na nagdudulot, may mga moments, sabihin mo moments. May mga moments.
moments o sandali sa ating buhay na tayo ay nabibigatan, na nakahawan tayo, iniwanan tayo ng asawa, di ba? Di po ba? Okay. Ang buhay po, mas kayo ang dapat makakapagano nun kasi sa bagay, yung mga matatanda, eh matanda ako. Yung mga matatanda pala, yung mga 80, okay. Kasi ako, hindi pa ako masyado matanda. Hallelujah! Amen po ba? Okay, nawala tuloy sa isip ko yung sasabihin ko. Ang tinatahak natin sa ating buhay ay hindi laging maganda. We do not travel in life, we do not live life in a straight line. Tama? Yung ating dinadaanan ay hindi patag at hindi straight. Sa buhay natin ay marami tayong lubak-lubak sa ating pagbibiyahe. Diba? May mga detours kasi nagkamali tayo. May mga curves, diba? May mga twists. Alam nyo ba na ang tawag si kay Satanas ay wicked? Siya ay twisted. Twist dahil sa mga desisyon natin na hindi maganda. May mga turns, may mga detours. Diba? Yung nanggalingan mo, parang paikot-ikot lang ang buhay mo. Paikot-ikot, paikot-ikot. Dapat ang buhay sa Panginoon ay paabante, pataas ng pataas, pangat ng pangat. Pero dahil nga sa buhay, paikot ng paikot, pabalik. Pag-ganon, di ba? Pero, alam niyo po ba, maganda rin na itong yung pagkaganon ang nangyayari sa buhay mo, nagkakaroon ka ng isip na, bakit ba ako bumabalik dun sa hindi maganda? Nakaangat na ako sa buhay, bumagsak na naman ako, nakalaya na ako dito, bumalik na naman ako, hindi na ako umiinom dati, ngayon na, nag-backslide na naman ako, nasa Panginoon na ako dati, ngayon nandito na naman ako, back to zero ka na naman, di ba? Ibig sabihin nun, ang buhay natin, tayo ang humuhubog. Sa pamamagitan ng mga desisyon na ginagawa natin. Malalaman natin na ang buhay natin ay may mga ups and downs, turns and twists dahil sa mga desisyon na ating ginagawa. Amen? Kung masama ang desisyon na ginawa mo, pangit yung pwede kung nakasakay ka sa bangka, pwede mong i-set yung sail mo para dumiretso ang lakad ng buhay mo. At ang mga desisyon na ginagawa mo ang humuhubog ng buhay mo at nagbibigay ng direksyon sa'yo. At kung ang desisyon mo ay may nanggagabay sa'yo sa desisyon mo, amen po ba? Nagkakaroon ka ng pag-asa, na-accelerate, nagkakaroon ka ng magandang kinabukasan, at na-accelerate yung kaganapan ng pangarap mo sa buhay. Ngunit ang mga ng bagay na ito ay nangyayari na parang misteryo. Hindi ba? Minsan ginawa mo na lahat ang pwede mong gawin, sa tingin mo, tama na lahat ang mga desisyon mo. Pero may mga moments, itong mga moments, nasa ang buhay talaga, merong ibang humahawak. Amen? Okay. Parang mystery. At ang isa, maraming misteryo sa buhay. At ang isa sa mga misteryo sa buhay natin, yan ay mga moments, yan ay mga sandali. At na tayo ay ginagabay ng isang invisible hand. At ang isa sa mga napakahalagang misteryo at sandali ng buhay natin, ang nagkukulang ay ang baspas ng Ama. Amen. Minsan may mga tao na sobrang pinagpala, minsan may mga tao naman na hindi. At ang pinakamahalagang baspas o na blessing na pwedeng tanggapin ng tao ay ang baspas ng kanyang Ama. Amen. Tanuyin ko kayo, kayo ba ay binasbasan ng Ama niyo? Okay. Sa buhay po, bawat isang tao ay nilikha ng Diyos na nangangailangan ng pag-ibig. Amen. Sabi mo sa tabi mo, kailangan mo ng pag-ibig. O dun pa sa kabila, kailangan mo ng pag-ibig. Amen. At ang puso ng isang tao, ang higit na mahalaga na pag-ibig na kailangan niyang tanggapin ay ang pag-ibig ng Ama. Ang pag-ibig ng Amang nasa langit, ang pinaka-perfect na pag-ibig, perfect love. Dapat bawat isa sa atin, tanggapin natin ang perfect love ng ating Ama. Amen? Para tayo ay lumago at maging intimate sa Tagalog.
maging marubdob sa ating relasyon sa Kanya. Ano ba ang intimate malalim? Diba? Meron pang isang Tagalog eh na mas maganda ang term. Alam niyo po, ang mga tao na hindi nakatanggap o hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng Ama, ano ba ang persona ng pag-ibig ng Ama? Si Jesus. Yung mga tao na hindi nila tinanggap sa Jesus sa kanilang puso, na yun ay ang person ng pag-ibig ng Diyos, ay walang kapasidad na maumibig. At kahit ang isang lalaki na hindi niya tinanggap ang pag-ibig ng Ama, wala siyang kapasidad na ibigin ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Gets? Kaya bawat isa sa atin, kailangan natin kung ang Ama ay matatanggap mo at ikaw ay Ama, babasbasan ka niya. Amen? At ang tayo bilang mga ama, lalo na mga kalalakihan, dahil natanggap natin ang pag-ibig at basbas ng Ama, meron tayo din, maibibigay din natin yung basbas at pag-ibig ng Ama. Amen? So, ano ngayon ang basbas? Amen? Sige, next na verse. Ang basbas ng Ama. Ang Panginoong Diyos, ang unang nag-practice o nag-display, siya ang unang nagpahayag ng basbas. Siya ang nag-introduce, siya ang author. Amen? Siya ang originator. Siya ang nag-akda ng basbas. Sabi sa Genesis 1:28, nung nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva, nung nagkita si Adan at saka si Eva, binasbasan sila ng Diyos. Sabi niya, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos. Amen? Ang pagbabasbas ay pagsasalita. Ang pagpapakawala ng basbas ay pagpapakawala ng salita. Sabi ng Diyos, be blessed. Amen? Ano ang blessing pa na sinabi? Kayo'y magkaroon ng maraming mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Alalahanin natin, bago pinahayo ng Diyos, spread, palakihin ang Eden. Tama? Kasi ang Eden, isang square lang na lugar yon. Ang gusto ng Panginoon, yun ay expand nila. Dahil bawat lugar na aapakan ng paa ni Adan, dahil dalang-dala niya ang basbas, mababasbasan din. Kaya ang isang tao na may basbas ng Ama, kahit pumunta siya sa lugar ng ilang, sa lugar na sa wilderness, ang lugar na yan ay mababago dahil dumating ang basbas. Kaya nung dumating ka sa Marikina, nabasbasan ang Marikina. Dumating ang blessing sa Marikina. Amen? Dahil dala-dala ni Adan ang blessing, gusto ng Panginoon, ikalat niya yung blessing na yan. Gets? Okay. So, mahalaga ang... Kung titignan natin, hindi ko ito tatalakayin, pero isa sa mga pinag-aaralan ko ito. Maalala natin na nung nagsimula si Adan at saka si Eva, binasbasan sila ni God. Ang Panginoong Jesus, nung magsimula siya sa kanyang ministry, binasbasan din siya ng Diyos. Anong, di ba nung bininyagan si Jesus ni John the Baptist, bumuka ang langit, bumaba ang Holy Spirit? Amen? Na nanahan sa ulo ni Jesus, tapos may narinig na nagsalita. Kasi ang basbas ay sinasambit sa wikain mo. Jesus, nakikinig ako. Amen? Kaya nga, kahit yung pagtanggap sa Panginoon, kung isinusuko mo ang buhay mo, winiwika mo. Hindi mo pwedeng tanggapin na, isuko natin ang buhay natin sa Panginoong Jesus. Wala ka namang sinasabi. Amen? Ang kaligtasan, nagmumula sa puso, sinasambit ng labi. Romans 10:9. Amen? By faith, di ba? Sa Romans 10:9, if you believe in your heart and you confess with your mouth, so may sinabi that Jesus is Lord, you will be saved. Ganon din ang basbas, sinasabi.
Amen? Kasi pag sinabi mo, tinanggap mo, may faith yon. Okay, bago si Jesus niyang ministry, binaspasan siya ni God. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Amen? Merong 3D ang pagbabasbas. Later na natin pag-aaralan. Okay, design. Tayo ay dinisign ni Lord, kawangis niya. Destiny. Tayo, ang ating destinasyon ay langit, kasama ang Diyos. Dominion. Pag tinanggap natin ang basbas ng Ama, we are in Christ. May identity tayo. Kaya nga kinakanta natin, I know who I am. Amen? Meron tayong destiny, meron tayong kahihinatnan, destinasyon natin ay langit. At meron tayong dominion. Kaya sabi nga niya dyan, mamahalaan ninyo, magkaroon kayo ng pamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Amen? Okay. So, yan ang i-display ni Lord, ang unang halimbawa ng pagbabasbas. Next slide. Ano ang basbas? Okay, ang basbas ay salitang sinasambit na nagpapakawala ng biyaya. Basahin nyo. Biyaya, kalakasan, karunungan na lumilikha ng kapaligiran, atmosphere ng tagumpay, kaligayahan at kagalingan. So pag nagbabasbas ka, pagka a blessing is a spoken word that releases grace, wisdom, strength, that creates an atmosphere of success, happiness, and welfare, well-being. So ang taong pinagbahal, ang taong nakatanggap ng basbas ng Ama, magtatagumpay. Amen? Kaya tayo na mga ama, huwag nating ipagkait ang basbas sa ating mga anak at asawa. At sigurado magtatagumpay sila. Bakit? Sabi niya bago noon, ang salitang basbas ay sa Hebrew word na Barak. Hindi Barack Obama, ha? Barak. Sabihin ay papuri, saludo, o kaya nga pala pagka kinakanta natin, bless the Lord, oh my soul. Sabi nung isang kaibigan ko dati, bakit natin binibless si Lord? Hindi ba dapat tayo ang binibless niya? Pero pagka pinapapurihan natin ang Diyos, binibless natin si God. At pagka blines natin ang Diyos sa ating papuri, guess what? Lalo niya tayong pinapadala ng maraming blessing. Amen? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So, pagka inaawitan natin, sinasamba natin ang Panginoon. Okay, ito daw ay saludo o pagbati. Pagka binati mo, at pagka sinaluduhan mo ang isang presidente, binabasbasan mo siya. Amen, okay. Ito rin ay salitang esher. Esher, Hebrew. Ang ibig sabihin nito ay kaligayahan. Sabihin mo, kaligayahan. Okay. Next, ang basbas, next slide. Ang basbas sa Grego, salitang Grego is Makarios. Meron ba dito ang pangalan Makario? Si Mako lang, ano? Oh, si Mako, Makario, blessed. Okay, ibig din sabihin ay Heyo. Di ba pag kami namamatay, may eulogy sa namatay na ganito, di ba? Ano ang ginagawa pagka nagkakaroon ng eulogy? Lahat ng mga tao nagsasabi ng mga bagay na magaganda doon sa namatay. Hindi sila nagsasabi ng pangit. Meron ba kayong nakita ang eulogy? Buti na lang namatay na to kasi dragadi. Walang ganon. Sa eulogy, naghahanap ka, pinipiga mo ang utak mo sa mga bagay na mabubuti na sasabihin mo, di ba? Oh, kasi ang ibig sabihin ng eulogy is pagbigkas ng papuri tungkol sa taong na mayapa. Papuri sa mga pagkain na ibinigay ni Lord. Kaya sa susunod pala, pagka tayo ay kakain, hindi tayo let's pray. Mag-eulogy na tayo. Di ba nakakatuwa?
Hallelujah. May natututunan ba kayo? Okay, next. Okay, blessing. Next. Okay, ang basbas ay kailangang bigkasin ng labi. Proverbs 18:21, ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Diba? Ang blessing ay binibigkas. So, ang blessing pala may kakambal na sumpa. Amen? Parang kung meron kang side ng coin, meron ba kayong coin? Yung dito, sino ang nakadrawing? Ha? Meron coin ba kayo? Mukha nino? O, mukha ni Rizal. Yung kabila, sino? Ibon. Okay. Parang kung yung mukha ni Rizal ay pagpapala, ay yung curse, yung kabila ay sumpa. Bakit? Kasi sabi sa James 3:6, ang dila ay dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan at ito mismo ay sinusunog ng imperno. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging maingat tayo sa lumalabas sa ating bibig kasi pwede tayong nagre-release ng blessing o nagre-release ng curse. Halimbawa, sinabihan mo yung anak mo, minura mo yung anak mo, ikaw talaga ang tamad-tamad mo, kahit kailan mo mangyay. Amen? Kaya kung ang anak mo tamad mag-aral, pugi, ang sipag-sipag mong mag-aral, halika, tignan mo isang araw masipag mag-aral. Kasi binabasbasan mo. Pero kung sinusumpa mo, parang yung asawa mo. Diba? Sino dito laging minumura ang asawa? Pupunta ka pa sa nanay mo, susumbo mo yung asawa mo. Lasenggo! Walang alam! Nagpapataba ng bonkers! Amen! Kaya lagi ang sasambitin mo, ang gwapo talaga ng asawa. Ang sipag! Amen! Walang tatalo sa kanya. Lagi pang mabango kahit galing sa... Amen! So, puro blessing dapat. Okay? Ibasbasan natin. Okay. Next. Next. Ang basbas, ito maganda to. Ang basbas ay nagbubukas ng landas sa bata o sa binabasbasan na maikiling ang kanyang espiritu na tumingin at humingi sa Diyos ng direksyon at mga kasagutan sa kanyang mga katanungan sa buhay. Pagka daw ang tatay binasbasan mo yung anak mo, ikaw ay gumagawa ng daan patungo sa ama na nasa langit para sa ama anak mo na sa kanya siya titingin ng direksyon at sa kanya siya magtatanong ng mga katanungan niya sa buhay. Tatanungin ko kayo, meron ba ditong isang tatay na lahat ay alam mo, na lahat ng katanungan ng anak mo at pangangailangan ng anak mo ay natutugon mo? Wala. Tama? Meron ba dito isang tatay? Lahat ng katanungan ng anak, lahat ng kailangan ng anak, lahat ng direksyon na kailangan ng anak ay alam na alam mo? Wala. Pero kung ang anak mo ay binabasbasan mo, ikaw ay gumagawa ng daan para sa kanya. Na sa kanya, na siya ay pumunta sa ama at doon siya sa ama sa langit magtanong kasi ikaw ang representante, kinatawan ng ama sa langit dito sa lupa para sa iyong anak. Ngayon, kung hindi mo binabasbasan ng anak mo, ano kaya ang future ng anak mo? Okay. Ang basbas ng ama ay lumilikha ng espiritual na daan tungo sa ama. Yung walang magsasabi ng amen na babae, ha? Mga lalaki lang ang magsasabi ng amen. Walang lalaki? Sabay-sabay. Lalaki lang ang ama. Oh, sige, babasahin ko muna tapos lalaki lang ang sasagot ng amen, ha? Okay, ang basbas ng ama ay lumilikha ng espiritual na daan tungo sa ama sa langit para sa kanyang mga anak. Wala ngang babae magsasabi ng amen. Lalaki lang. Lalaki lang. 1, 2, 3, go! Wow. Pre.
Praise the Lord. The fact na kayo ay nag-agree, meron na kayong ginawang daan. Okay, ang kailangang sambitin, ang basbas ay kailangang sambitin ng buong pananampalataya. At kailangan namang tanggapin ng buong pananampalataya. Faith, at tatanggapin naman ng tatanggap by faith. Release in faith, receive by faith. Amen. Basahin natin ang Hebrews 11:20. Hebrews 11:20, sa pananampalataya, binasbasan na Isaac, sina Jacob at Esau tungkol sa mga bagay na mangyayari. Diba? Hindi pa natin alam kung ano ang future. Pero dahil sa basbas, natanggap ni Jacob ang kanyang kinabukasan. Diba? Okay. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ang binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose, Joseph, at sumamba sa ibabaw ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Joseph, ay binanggit niya ang tungkol sa paglikas ng mga Israelita at nagbilin tungkol sa kanyang mga buto. Nakita ninyo kung gaano kahalaga sa mga Old Testament patriarchs yung ating ninuno sa pananampalataya, kung paano mahalaga sa kanila at pinanghawakan nila ang basbas. Bago pala tayo pumunta doon, meron yata pasunod-sunod din mo nga, sister, kasi wala yung aking slide dito. Okay, bigyan natin ng halimbawa. Teka muna ha. Sorry po. Ay, hindi. Sige pa pala. Okay. Nasa tamang ano pa tayo? Tamang daan. Nasa tamang daan pa tayo. Okay? So, mahalaga ang pagbabasbas. Okay. Ang pagbabasbas ng ama ay... Wait muna. Tama. Nasa tamang daan pa tayo. Okay. Bago tayo pumunta dyan, sa nakita lang natin na ang pagbabasbas ay faith. Gusto ko munang elaborate itong by faith. Pagka tayo binabasbasan natin ang ating mga anak, nagbubukas tayo ng daanan para sa kanilang future. Amen. At ang future nila naaayos kasi nag-create, naglilikha siya ng spiritual atmosphere. Amen. Spiritual atmosphere. Na yung bata ay nilulukuban ng spiritual tawag dito, atmosphere. Ang sa spiritual atmosphere, ano ba ang mga nakatira sa spiritual atmosphere? Angels. Amen. Nandoon sila, blessings. Amen. Favor, grace, strength, wisdom. Lahat ito ay spiritual substances. Amen. So dahil nakalukob ang bata doon sa plano, sa destiny niya sa Panginoon, nagkakaroon siya ng access sa plano ng Diyos sa buhay. Example, dahil si Joseph ay nabasbasan ng kanyang tatay na si Jacob, nung siya naman ang mamamatay at binasbasan niya ang kanyang mga anak, ibinili niya sa kanyang mga anak. Di ba nung binasbasan ni Joseph ang kanyang mga anak, nandun sila sa Ehipto? May kausap ba ako? Nung binasbasan ni Joseph ang kanyang mga anak, nasa Ehipto siya. Wala pa sila sa Canaan, wala pa sila sa Jerusalem. Nung binasbasan niya ang mga anak niya, alam ko na darating ang araw na makakalabas kayo sa Ehipto. Dalin niyo doon ang aking buto. Amen? So, sa... Bakit? Pinag-uusapan natin faith, ha? Sabihin mo, faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Okay. So sabi niya, bakit ipinalipat ni Jose ang kanyang mga buto doon sa Jerusalem? Eh, ang tagal-tagal pa bago sila nakalabas. Na inalipin pa sila sa Egypt ng 400 plus years. Bakit? By faith, alam ni Joseph na pagka bumangon si Jesus sa mga patay, babangon din naman ang buto ng mga saints. Kaya
kaya nung i-crucify ang Panginoong Jesus, after 3 days, basahin nyo sa Mateo, no siya ay bumangon mula sa mga patay, ilang graves ang bumukas sa Jerusalem? Marami! Isa doon, yung kay Joseph, at sila ay naglakad sa Jerusalem, kinumusta anak nila doon. Gets nyo? Kung hindi nabasbasan ni Jacob si Joseph, hindi siya magkakaroon ng spiritual discernment na isang araw, babangon siya sa Jerusalem at makikipag-fellowship sa mga kamag-anak nila doon. Pero dahil tinanggap niya by faith ang basbas ng kanyang tatay, nag-manifest sa buhay niya. Sige, i-digest niyo muna. Amen? Kaya pagka binasbasan ako ni Bossing, tinatanggap ko. Hinihintay ko siyang mag-manifest. Malapit na. Hallelujah! Amen! O, isa pang halimbawa. Doon sa John 4, merong kwento doon yung Samaritan woman. Hindi na natin babasahin kasi ngayong hapon na to magbabasbasan tayo. Amen? Yung Samaritan woman, di ba, nung ano, nag-iigib siya ng tanghaling tapat. Nagkita sila ni Jesus doon sa balon. Sabi niyang Jesus doon sa babae, pahingi nga ako ng tubig mo kasi nauhaw ako. Sabi naman ng babae, bakit ka nakikipag-usap sa Hudyo? Eh, ang mga bakit tanghaling tapat siya nag-iigib? Eh, dapat mga alas 5, alas 6. Nag-iigib siya. Tapos sabi ni Jesus, humihingi ako sa iyo ng tubig, pero kung manalalaman mo lang na ang tubig na pwede kong ibigay sa iyo ay tubig na hindi ka na kailanman mauuhaw. So, na-attract ngayon yung babae, ha? Kailangan ko yung tubig na yun. Kasi hindi na ako na kailangan mag-igib dito itong tanghaling tapat. Iniiwasan niya yung mga asawa nung mga kalibin niya na 5 lalaki. Biruin mo nga naman, kung makita niya doon nag-iigib, 5 sila, edi pagka nag-gang up sila, wala. Bugbog siya, di ba? So doon, nag-iigib siya ng tanghaling tapat. Amen? Sabi ng Panginoon, gusto mo ba itong tubig na ito na ibibigay ko sa'yo? Sabi niya, sige, tawagin mo yung iyong asawa para kayong dalawa bibigyan ko. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng ni Jesus, nagsasabi ka ng totoo. Kasi wala kang asawa. At yung kinakasama mo ngayon ay 5 lalaking kisakasama mo ay hindi mo rin asawa. Namangayong babae, alam niya ang buhay ko. Siguro ito hindi ordinaryong tao. So, i-divert niya yung usapan. Kayong mga Hudyo ay sumasamba sa Jerusalem. Kami, ayon sa aming ninuno, sumasamba kami dito sa mundok na ito. Sabi naman ni Jesus, darating ang araw babae na ang Panginoong Diyos ay naghahanap ng tunay na the Lord is looking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Bakit napunta doon yung usapan sa worship? Ang ibig sabihin ng worship doon sa verse na yon is to come close enough to kiss. Itagalog mo nga yun, Meng. To come close enough to kiss. When you worship God, you are coming close enough to Him to kiss Him. Diba yung kinanta natin? Diba? You are drawing me near as I am drawing near as you are drawing me. Actually, ang sinasabi ng Jesus, itong ibibigay ko sa iyo ay ang banal na Espiritu na siya ang tutulong sa'yo para sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? At pagkayan ay ginawa mo, ito ang tubig ng buhay na magbibigay sa'yo ng satisfaction. Ang pag-ibig na hinahanap mo sa mga lalaking yan na hindi mo nahahanap at hindi ka nasasatisfy, ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Amen? Pero nandun na ba ang Holy Spirit? Wala pa. Dahil ang Panginoong Jesus hindi pa naku-crucify.
Dumating lamang ang Holy Spirit nung ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit, tama? Pero dahil tinanggap ng babae ang basbas ni Jesus sa kanya, nagkaroon siya ng pathway na nakarating siya kaagad sa Ama, na natanggap na niya ang Holy Spirit by faith even before Jesus was crucified and ascended to heaven. Woo! Because faith is now. Nakikits nyo? Creates a pathway to God. Yes. Na dinadaanan kaagad ng pagpapala. Na kung mananampalataya ka at tatanggapin mo right now. Faith now. Faith is the substance. Hebrews 11:1. Now, faith. Ilabas mo nga. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not. Faith is the confidence that what we hope will actually happen. It gives us assurance about this. Gusto ko sa New King James kasi nandun yung salitang now. If it is now, if it is not now, it is not faith. Kaya mamaya, pag binasbasan kayo, tanggapin nyo. Amen. Kaya ako iniaano ito. Because you can receive your destiny, the seed of your future now, if you receive it by faith. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa'yo. Pero ang Holy Spirit ang tagapagturo ninyo. Amen? Okay, next. Tingnan natin yung mga halimbawa ng pagbabasbas sa Old Testament. Ang basbas ay mahalaga. Bilang mga anak ng Diyos, o kaya sa mga yung mga bata na nandito, may mga tatay kayo na nandito, manghingi kayo ng basbas araw-araw. Eh kahit na po ba ang tatay ko ay jerk, kahit na ba ang tatay ko ay hindi mabuting ama, patawarin mo. Sapagkat pag pinatawad mo ang tatay mo, yun ang magiging daan para siya ay lukuban ng Espiritu. Sapagkat pagka nag-extend ka ng pagpapatawad sa isang tao, ini-extend mo yung pagpapatawad at presensya ni Jesus sa buhay mo at magbabago ang tatay mo. Because forgiveness is not a physical thing. It is a spiritual event. Ito ay pagka nagpatawad ka ng isang tao, yun ay isang spiritual na event or kaganapan. Amen? Na hindi maramdaman sa iyong feeling pero nararamdaman ng kaluluwa mo. Amen. Patawad. Magpatawad. Amen! Okay, so yon. Tignan natin yung mga basbas ng mga ama. Genesis, paano binasbasan ni Isaac si... Sino binasbasan niya dito? Binasbasan ni Isaac si Jacob. Alam niyo po, ang dapat bigyan ng basbas ng birthright ay si Esau. Pero si Esau ay hindi niya pinahalagahan ang kanyang posisyon bilang panganay na anak. Kaya, ito namang si Jacob, ninakaw niya. Deceiver si Jacob. Amen? Si deceiver siya. So, basahin natin kung paano siya binasbasan. Sumagot si Isaac kay... Hindi, yung una. Yung basbas, yung first na verse. Yung basbas kay... Okay. Ni Jacob, ang basbas... No, nangaso siya, tapos inilagay niya yung, kasi mabalahibo si Esau, siya hindi. Inilagay niya yung balahibo ng hayop dito sa katawan niya, tapos niluto niya yung game na tapos binigay niya kay Esau. Ay, si Isaac naman, dahil sa katandaan, hindi na siya masyadong makakita. Nung tinitignan niya, ikaw ba si Esau? Ano sabi ni Jacob? Ako nga. So anong ginawa ni Jacob? Ay, di Isaac. Basahin natin.
Nung binasbasan siya, sabi ni Isaac kay Jacob, naway bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit. Wow! At ng taba ng lupa. At ng saga ng trigo at alak. Ang mga bayan nawa ay maglingkod sa iyo. At ang mga bansa ay magsiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid. Wow! At magsiyukod sa anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga mag Pagkatapos niyang mabasbasan, amen, dumating ngayon yung si Iso. At nangihingi rin ng basbas. Yung next na nandyan, sister. So, nung tinatanong ni Iso, di ba tatay, babasbasan muna ako, sabi ni Isaac, sumagot si Isaac kay Iso, ginawa ko na siya bilang Panginoon mo at ibinigay ko na sa kanya ang lahat niyang mga kapatid bilang mga lingkod at binigyan ko siya ng trigo at alak. Ano ngayon ang magagawa ko para sa iyo, anak ko? Naibigay ko na. Amen? Sabi naman ni Iso sa kanyang ama, wala ka na bang basbas maliban sa isa? Ama ko, basbasan mo rin ako, ama ko. At sumigaw si Iso at umiyak. But just the same, hindi na mababawi ni Isaac yung basbas niya kay Jacob, pero binasbasan pa rin ni Isaac si Iso. Kaya naging malaking bansa rin si Iso. Amen? Dahil makapangyarihan ang basbas ng ama. Okay, next verse. Sana tayo. So nakita natin kung gaano kahalaga ang pagbabasbas sa Old Testament. Okay. At ang basbas ay hindi ibinibigay bilang reward. Amen. Hindi ang tatay nagbibigay ng basbas para i-reward na gantimpalaan ang anak. Ang basbas ay kahit na salbahe ang anak mo, responsibilidad mong magulang na basbasan siya. Parang nung binasbasan ng ama sa langit si Jesus, wala pang nagagawa na kahit himala si Jesus. Pero the blessing belongs to family members. If you are a member of the family, you are qualified for a blessing. Salbahe ka man o hindi, ang basbas ay para sa'yo. Pero mas maganda kung ikaw ay ang basbas ang magbabago ng buhay mo. Amen? Ang mga anak na binabasbasan ng magulang nagiging mabuting mga bata at nagiging matagumpay ang buhay. Okay, next na item natin tumuloy sa pagbabasbas. Tingnan naman natin kung paano binasbasan ni Jacob si Joseph. Okay? Sa Genesis 49:22-26. Si Jose ay isang mabungang supling. Ito yung mga dineklara ni Jacob kay Joseph. Si Jose ay isang mabungang supling sa tabi ng bukal. Alam niyo po, mas magandang basahin sa English. Kung kayo ay English literate, mas magandang i-meditate niyo sa English kasi mas precise ang mga wordings. Ito kasi Tagalog. Isang mabungang supling sa tabi ng bukal, ang kanyang mga sangay gumagapang sa ibabaw ng pader. Ginigipit siya ng mga bihasa sa pana at namamana at naghihintay na tambangan siya. Ngunit ang kanyang busog, alam mo yung busog? Yung lalagyan ng pana. Amen? Busog ang nakalagay dun eh. Ha? Busog. O, di ba, yung dito nilalagyan ng mga pana, ang kanyang busog ay punong-puno, ay nananatili sa kalakasan, at ang mga kamay ng kanyang bisig ay pinalakas ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob. Sino yung makapangyarihan ni Jacob? Si Yahweh. Amen? Sa pangalan ng pastor. So, nakita natin, verse 25-26, sa pamamagitan ng Diyos ng iyong ama, natutulong sa inyo ng makapangyarihan sa lahat na magpapala sa inyo, pagpapala ng langit mula sa itaas, mga pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, mga pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata. You will be fruitful. Amen?
ang mga pagpapala ng iyong ama ay higit na malakas kaysa pagpapala ng walang hanggang kabundukan. Sa kasaganaan ng mga burol na walang hanggan, nawa ang mga iyon ay mapasa ulo ni Jose at para sa kilay niya na ibinukod mula sa mga kapatid. Tignan nga natin sa New King James. Parang ganda sa New King James, di ba? Genesis 49. Hallelujah! Sige, New King James 49:20. By the God of your father, 22. Joseph is a fruitful bough by a well. His branches run over the wall. So meaning to say, nag-expand siya palagi. Next. The archers have bitterly grieved him, shot at him, and hated him. Next. But his bow remained in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. From there is the shepherd, the stone of Israel. Next. By the God of your father, you will who will help you, and by the Almighty, who will bless you with blessings of heaven above, blessings of the deep that lies beneath, blessings of the breast of the womb. Amen? Next verse. The blessings of your father have excelled the blessings of my ancestors up to the utmost bound of the everlasting hills. They shall be on the head of Joseph and on the crown of the head of him who was separate from his brother. He was exceedingly blessed. Amen? Yung mama ng todo si Joseph, siya ang naging next kay Pharaoh. Throne sila magkaiba, but it was Joseph who made Egypt the greatest and the wealthiest in his time because of the blessing of the father. Kayong mga tatay, huwag niyong ipagkait ang basbas ninyo sa inyong mga anak. Amen. Okay, so punta tayo dito next para matapos tayo ngayon. Mga kapatid, their father's blessings took them to their future. Kung gusto niya natin na maging maganda ang kinabukasan ng ating mga anak, pagpalain natin sila. Amen? So, kahit na ang mga tatay, kung kayo ay hindi nakaranas ng pagpapala ng ama, magpagpalain niyo yung mga anak ninyo. Binagpala ang mga bata, ang mga pamilya na lumaki sila sa mga maka-Diyos at mabubuting mga ama. But it doesn't mean kung hindi tayo lumaki doon sa mga pamilya na yon ay maididinay yan sa atin dahil nandito na tayo sa pamilya ng ating Ama na nasa langit. Amen? At siya ang magpapala sa atin. Amen ba? So tayo po ay mahalaga na kung ikaw ay ama ngayon at hindi mo naranasan ang pagpapala ng ama mo, it's high time na magbigay ka ng pagpapala. Kung na-receive mo ang pagpapala, alam mo, ang pinakamalaking pagpapala sa buhay natin, si Jesus. Once na natanggap natin si Jesus, meron tayo ng lahat ng pagpapala sa buhay. Okay, so dadako po tayo sa pagpapala. At ngayon, sa hapong ito, nais kong bawat isa sa atin, lalaki, babae, kung na ngayong hapon na ito, tatawagin ko po ang father of the house. Sino ba ang tatay natin sa iglesyang ito? Si Paps, halika na. Halika si Pastor Ton. Ikaw ay pagpalain mo ang... Meron ka bang kopya? Hallelujah! So, kailangan we will receive by faith. Amen? Ayan. Hallelujah! Amen! Walang ano yata. Yun. Hallelujah! Amen! Gandang hapon sa inyo lahat. At hinihingi ko ang inyong pahintulot na maging tatay nyo sa spiritual. Sa lahat ng mga bata rito na kasama ang mga tatay,
mangyari na lumapit kayo o tumabi kayo sa tatay nyo at may gagawin tayong pagbabaspas. Amen. Alam niyo, ang pagbabaspas ng Ama ay napatunayan ko sa personal life ko. Alam niyo, 3 taon pa lang ako, wala na yung tatay ko, pero ang naging gabay ko, naging ama ko ay yung aking lolo nung kung kailan noon ay 7 kami yung magkakapatid. Laki kami sa hirap dahil sa pagbabasbas. Naramdaman ko sa loob ko ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Amen. Amen. So, painturutan niyo ako na maging tatay niyo. Uy! Nahulog. Kaya lumuluwag ang aking salamin. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Okay. Ang mga tatay, lapitan nyo ang mga anak nyo or ipatong nyo ang kamay nyo sa mga anak nyo. Amen? Meron ba ditong mga tatay na ang mga anak ay nasa Sunday school? Parkuha po, pwede po bang kunin natin ang mga tatay natin, yung mga anak na nasa Sunday school, at dalhin natin sila sa kanilang mga tatay. Amen? Yung mga walang tatay, ay, yung Ama na nasa langit ang ating tatay. Amen? Ngayon, si Pastor Ton, siya ang magsasalita para siya ang tatay yung tatay natin. Amen? So, kanina katulad ng sinabi ko, i-release niya yun by faith, but we have to receive it by faith. Sige, sige po. Ang Ama sa anak. Kung hindi pa kapa nabasbasan o nasabihan, okay naman. Kung hindi ka pa nabasbasan o nasabihan ng mahal kita anak o pinagpapala kita anak ng iyong ama, nais kong tumayo bilang spiritual mong ama upang punuin o punuan ang pagkukulang ng iyong ama at magbigkas ng pagpapala at basbas sa iyo ngayon upang ikaw ay makalaya at mapagpala. Amen. Una sa lahat, kung ihanda mo ang iyong puso na tumanggap at huwag magpaabala sa kanino man, huwag kang at isipin mo na ang iyong tunay na ama ang nangungusap sa iyo. Kung narito ang tatay mo, lapitan mo. Mga ama, ipatong ninyo ang inyong kamay sa ulo ng inyong mga anak habang binibigkas ko ang mga basbas na to. Anak, nais kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan at hindi mabuti sa iyo. Ikinalulungkot ko na wala ako noong mga panahon na higit mo akong kailangan bilang iyong ama. Patawarin mo ako na hindi kita minahal sa paraang inaasahan mong mahalin kita. Patawarin mo ako na hindi kita nayakap at naaruga bilang iyong ama. Patawarin mo ako sa mga masasakit na salita na nabigkas ko laban sa iyo. Nagsisisi ako na hindi kita pinansin, minahal at kinalinga nung ikaw marami kong pagkukulang sa iyo, anak. Ako ay nagkamali at ako ay nagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakataon na ikaw ay nasaktan ko at hindi pinansin at nasikaso.
pagpumanhinan mo ako at patawarin mo ako. Yung mga anak, dapat tumugon. Pinapatawad kita, Tatay. Anak, nais kong bumawi sa iyo ngayon sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga basbas at mga pagpapalang ito. Pinagpapala ko ang iyong kapanganakan, hindi ka-aksidente, hindi ka-kamali. Kinasabikan ko ang iyong pagsilang. Nagpapasalamat ako sa iyo, Diyos, sa Diyos niya sa akin, sa iyong ina, at binigay ka. Tinatanggap kita at kinikilalang anak. Hindi kita itinatanggi. Hindi kita inaayawan at hindi kita iiwan at hindi kita itinatapon. Amen. Hindi ka pabigat sa akin. Amen. Ikaw ay kagalakan. Amen. At inspirasyon ko sa buhay. Amen. Naangkin kita ng buong puso. Hindi ka problema. Hindi ikaw, kundi ikaw ay pagpapala. Ikaw ay mahalaga at ikaw ay karapat-dapat mahalin. Amen. Arugain at palaguin. Amen. Ngayon, ikaw ay aking pinagpapala. Amen. Winawasak ko at pinawawalang bisa. Yes. Sa oras na ito, ang lahat ng mga sumpa na nabigkas ko laban sa iyo. Yes. At lahat ng sumpa na dinala ng aking mga kasalanan at pagkukulang sa buhay ko. Amen. Binubuhay ko ang iyong espiritu. Yes. Bumangon ka sa pagkalugmok bilang tao matatag at maasahan. Amen. Walang kalituhan sa iyo. Amen. Ikaw ay pinakpalang anak. Amen. Walang sumpa na mananatili at magtatagumpay sa buhay mo. Amen. Winawasak ko ang espiritu ng kamatayan sa iyo. Yes. At pinapalaya kita sa espiritu ng pagkahimlay. Amen. Kinakalagan ko ang iyong pagkagapos sa takot, sa galit, at kawalan ng pinagpapala ko ang mga araw ng iyong kabataan. Amen. At ang mga araw ng iyong paglaki hanggang sa maabot mo ang sapat na gulang. Amen. Para sa mga anak na lalaki, ikaw ay makisig. Amen. At matalinong lalaki. Amen. Sa mga kababaihan anak, ikaw ay maganda. Amen. Kawili-wiling binibini. Amen. Mahal na mahal kita, anak. Amen. Binubuhay ko ang lahat ng iyong mga pangarap. Yes. Amen. At mga plano sa buhay. Amen. Ikaw ay mabuti at matagumpay na tao. Amen. Hindi ka mabibigo kailanman. Amen. Amen. Ikaw ay karapat-dapat mahalin. Paglaanan ng oras, ikaw ay banal. Amen. Ikaw ay pinagpala. Amen. Ikaw ay sobra kong iniibig. Amen. Tanggapin mo, anak, ang basbas ng Ama. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Maraming salamat sa basbas ng Ama. Tinanggap ba ninyo ng may? Pananalataya. Huwag po kayong tumayo. Tayo po sa selyuhan natin ang basbas ng Ama na tinanggap natin sa pamamagitan ng communion. So, yung mga ano, ng mga ano dito, lumapit na po kayo at kumuha po tayo ng mga communion elements. Amen? Amen! Hallelujah! Sa oras na ito, sineselyuhan namin ng banal na dugo ni Jesus
at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lahat ng basbas na aming tinanggap sa oras na ito at sa pananampalataya, naniniwala kami, O Diyos, na mababago ang direksyon ng mga buhay ng anak mo dahil sa basbas na ito, O God. At Lord, sa oras na ito, tulungan mo kami na sa tuwi-tuwi na araw-araw bago umalis ang aming mga anak, saan mang sila dako pupunta, saan man kami pupunta, lagi naming ibibigay ang basbas na nagmumula sa iyo, O God. Maraming salamat po, Matthew 26:26, sa English version, babasahin ko sa Tagalog. Habang sila'y kumakain, tumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Bago po nating kainin, na-realize ko na may mga tao na tayo ay lumaki sa ibang pananampalataya na pagkatayo ay may nagawang kasalanan na hindi tayo pwedeng mag-communion. Amen. Ngunit kung ngayon, sabihin natin na kayo ay nagkasala. Amen. Sa tingin nagkasala kayo, sa yung oras na ito, humingi kayo ng kapatawaran sa Diyos at huhugasan kayo. Dapat kung tayo ay nagkakasala, the more na tayo ay dahil sa communion, nagkakaroon ng kapangyarihan, dumadaloy ang biyaya ng Diyos na mapagmulihan natin ating mga kahinaan. So sa ating pagkain at pag-inom, pakikiisa sa ginawa ng Panginoong Jesus sa dugo, sa kanyang dugo sa Kalbaryo, tinatanggap namin, O Diyos, ang mga pagpapala na pinakawalan ng aming Ama sa iglesyang ito, O God. At naniniwala kami ito ay may kapangyarihang magbago ng aming buhay at magpaganda ng aming kinabukasan. Salamat sa pag-asa, salamat sa direksyon, at salamat sa daan na espiritual na nabuksan patungo sa aming Ama dahil sa pagpapalang ito. Sineselyohan namin yan ngayon ng communion. In Jesus' name, amen. Kainin natin ang tinapay at inumin ang ubas.